Verse 15 ng Galatians chapter 6. Ano nakalagay? Kasi itong si Pablo, meron niya nakalagay. 6:15. Sapagkat ang pagtutuloy, walang anuman, kahit man ay pagtutuloy niya, bagong nilalang. Yun. Si Apostol Pablo kasi, nung magkaroon siya ng faith in Christ, ano? Siya ngayon ay new, ano? Siya ay bagong nilalang. Alam niya yun eh, kaya ang sinabi, nakalimbag na sa ating katawan. Ang tanda ni Kristo, bakit? Kasi bago na akong nilalang. Meron na akong pananampalataya kay Kristo Jesus. Siya na yung nabubuhay sa akin, hindi na ako sa sarili ko, kundi siya na. Kumbaga sa ano, marahas sa ating katayin ko. Inilagay ko ng pangunahin si Kristo sa aking buhay. I put Jesus first in my life. Yan ang ibig sabihin niya, Apostol Pablo rito sa 6:17 na ito. Kaya sinabi niya, nakalimbag na sa aking katawan ang tanda. Kinikilala ko na siya, na siya ang may-ari sa akin. Ganun ang mga tao, ano? May faith in Christ. Bagong nila lang. Bagong tao. Bagong nila lang, bagong tao. Ano ibig sabihin ni Pablo sa bagong nila lang? Bagong silang. Tanto nyo, malayon sa Kalookan. Colossians chapter 3 verse 10. Anong basahin natin? Yung mga taga doon to, taga bagong sila, ay sila din. Nakita ko na naman. Nanay mo. Chapter 3 verse 10, Colossians, ano nakalagay? At kayo ay nakapiis mo ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman kahit sa kasalan niya ang buhay. Yung bagong tao, yung bagong nila lang, ano yan? Na bago ng kaalaman. Si Pablo ba nagbago ng kaalaman? Mula sa pagiging pariseo, si Pablo naging ano? Naging Christian. Diba? Yun ang dati ka nun eh. Doon siya nakasama sa sektang pariseo. Pero nung tinatawag, inilagay niya si Kristo na pangunahin sa kanyang buhay, nilagay niya, tinatak niya na sa kanyang katawan, yung tanda ni Kristo, naging Kristiyano na siya. Na ano? Ibig sabihin, nagbago na siya ng kaalaman. Ganun ang nais kong makita ng bawat isa sa atin. Ang taong may pananampalataya, nagbabago ng kaalaman. Ang kaalaman na yon, kaalamang tinuturo ng banal na kasulatan. Kaya pinabasa ko sa inyo yun. Takdang aralin yun eh. O sa Tagalog ng assignment, takdang aralin. Para magpasa kayo. Mag-aral kayo, intindihin nyo yung katotohanan tinuturo sa Biblia. Kasi kung wala kayong alam, hindi kayo maliligtas. Ang ililigtas lang ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga taong marunong, yung mga taong may alam. Dalas natin binabasa yung tinatawag na 2 Timothy chapter 3 verse 15. Buhat sa pagkasangkot, sabi niya, kay Timothy, ano, nalalaman mo, no? Na tinuturuan ka para maging marunong ka tungo sa iyong kaligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Meron pa sinabi si Apostol Pablo sa natawag na 1 Timothy 2 verse 4, ano na nakalagay? Na siya may ibig ng lahat ng mga taong
kalooban ng Diyos, ng Ama. No? Yung tinatawag ng Diyos, ang gusto niya, lahat ng tao ay maligtas at kaya yun eh. Pag wala ka dito, hindi ka makakaligtas. Makakaligtas ka lang kung meron kang alam. Kaya nga, patuloy tayong nag-aaral eh. Di ba? Para sa ganon, ano? Magkaroon tayo ng kalaman. Magkaroon tayo ng kapunungan. Pero pag hindi tayo nagkaroon nito, walang mangyayari sa atin. Sigurado yung tinatawag na ating hinahangad, yung ating ninanais, yung ating minimitid na buhay na wala nang ganun, hindi natin makukuha. Kasi ang makakuha lamang noon, yung mga taong merong alam, yung nagbabago sa kami sa tinatawag na kaalaman, yung mga taong meron pananampalataya kay Kristo, yung mga taong natawag na noon, hindi alam nila, sila ay meron ng tanda ni Kristo, hindi na sila nabubuhay sa kanilang sarili, kundi si Kristo na ang inilagay nila pangunahin sa kanilang sarili.